Ikaw ba ay handang tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay? Handa ka bang harapin ang anumang pagsubok na magiging balakid sa iyong paniniwala? O susuko ka na lang dahil mahina ang iyong pananampalataya? Pakinggan natin ang salita ng Diyos tungkol dito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matutuluyan o mapagpapahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipaglibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo, walang tumatanggap kay Jesus ng mga taga-Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Habang naglalakad sila, may dalawang taong gustong sumunod sa kanya pero mayroong mga pangangailangan. Kung tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay, dapat buong-buo tayo. Iwasan natin ang masamang gawi at pag-uugali. Iwanan natin ang mga bagahe sa buhay na makakahadlang sa pagsunod sa Kanya. Maging handa tayong harapin ang anumang sakripisyo at huwag nating susukuan ang mga pagsubok na magiging balakid sa ating mga paniniwalaan. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung hindi natin kayang harapin at bigyan ng kalutasan. Dito natin malalaman kung gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Kapatid, wala tayong pagsisisihan kung susunod tayo kay Jesus. Tandaan natin na ang dala niya ay pag-ibig, kapayapaan, at pangunawa sa ating buhay. Panginoon, gabayan mo kami nang maging maayos ang pagsunod namin sa iyo. Naway patuloy mo kaming ingatan at pagkalooban ng biyaya na aming magagamit upang maipahayag namin ang iyong salita. Kami naway maging karapat-dapat na mga alagad mo. Amen.